Magandang araw mga kaibigan. Ito ang ating minamahal nga SAS Rogando Sasot, may panibagong birada sa Marcos family. Ang pinuna niya ngayon, binatiko, sinupalpal, walang iba kundi si Congressman Sandro Marcos. So ano ang issue? Pakinggan natin itong balita ng SMNI, then mamaya magbigay ako ng reaction. Isa ang tinawag na Little Tamba o Tambilina ni Foreign Policy Expert Sas Rogando Sasot sa Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos, kaugnay sa naging sagot nito ng tanungin ni Albay 1st District Representative Edsel Lagman. Ito ay matapos niyang depensahan si ACT Teachers Party List Representative Franz Castro na umano'y tinatakot ng isang personalidad na siya rin sumisira sa imahe ng kamara. Hindi naman direktang binanggit ni Representative Sandro Marcos ang pangalan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ay malinaw na ang dating Pangulo ang tinutukoy nito. What recent events transpired subverting the integrity of the House of Representatives to merit the consideration of this resolution? Well, Mr. Chairman, I believe yan si Marcos, Sandro. During the break, there were threats against one of our House members and the House itself. So I believe this is a show of solidarity, not only towards our Speaker, but for the institution as a whole and its sanctity. Well, I remember vividly there was a great Congressman Lagman of one of our members, the Honorable Franz Castro. But with respect to the whole House, was the integrity of the House challenged at any time during the break? Yes, Mr. Chairman, I believe it was put into question. When was that? And what was that? I could not give you the exact date, but I understand that it was done on a certain TV network. And some words were said to malign the reputation of our institution. Sa Facebook Live ni Sas Rogando Sasot kasama isa pang vlogger, pinanatan ng mga ito si Representative Sandro Marcos. Binigyan din ni Sasot na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte umano ang siyang nagbigay ng dignidad na libing sa libingan ng mga bayani sa lolo ng Representative Sandro Marcos na si former President Ferdinand Edralin Marcos Sr. Kung kaya nararapat anyang irespeto ni Congressman Sandro si dating Pangulong Duterte. Ipinaalala din ito na si ACT Teachers Party List Representative Franz Castro ang bumabalahura at hindi raw may respeto sa bangkay ng kanyang lolo. Ang nakakagulat kasi ito mga kababayan. Yan na si Sasot. Kababayan Black, ito si na Franz Castro. Sila yung gustong ipahukay yung lolo ni Sandro. At ang nagbigay ng dignidad na libing sa libingan ng mga bayani dun sa lolo ni Sandro ay si Duterte. Guys, hindi ito usapin ng utang na loob kung hindi, ano ba mas magandang term kaysa sa utang na loob? Hindi utang na loob ang term dito eh. Na courtesy ba? Remember, yung lolo mo, Sandro, is for over about 30 years pinabalahura, no? Ng mga taong nasa paligid ninyo ngayon na inyong pinagtatanggol laban kay Duterte. Pinagustong pahupukay. Imagine ginawa nila yung issue 2019 election. Ang issue nila is pahupukay ang lolo mo, Sandro. Ayon pa kay Sasot, ang mga makabayan Black kasama si Franz Castro ang kauna-unahang nagprotesta at tumutol na ilibing si dating Pangulong Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani, bagay na ipinagtanggol at dinipensahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon din mag-away pareho kay Marcos na ayong ipalitin. Si Tatay Digong. Yan o, the law says, he must be soldier or a president. On both counts, he was a soldier. If his record is not really clear or muddled up, that is history for you to decide. Ngayon, yung pagka-president. Okay. So, wala talaga itong tambaluslos sa part 2 itong si Sandro Marcos. Nakakadismaya. Pagtatanggol niya si Franz Castro. Tapos
Wala siyang pasalamat kay former President Duterte. Like father, like son. Yan din ngayon, itong presidente nating BBM na ito. Tahimik, wala man lang siya. Ang dahil sa kay Tambaluslos, ito na. So, Sandro Marcos, bata ka pa. Ferdinand pa naman ang pangalan mo. Makinig ka kay Sas. Ilang taon na nakatihaya ang iyong lolo? 1989 namatay, 2016 na ilibing. So that's 27 years. Isa lang ang may political will. Isang presidente ang may political will na nagbigay ng nararapat sa lolo mo, Sandro. And that is President Rodrigo Roa Duterte. Na yung issue na yan, Mr. Congressman, let me educate you. Maraming sundalo, kasama kong sundalo nung mga kudita versus Cory Aquino. Maraming galit kay Cory dahil kaming mga sundalo na nagmamahal kay Marcos, galit kay Cory dahil kapwa naming sundalo ang lolo mo, World War II veteran, Medal of Valor awardee, karapat dapat siyang ilibing sa libingan ng mga bayani. Ngayon, ayaw payagan ni Cory na ipalibing. Maraming na recruit na mag-join sa kudita dahil sa issue na yan, pagpapalibing kay Pangulong Marcos sa libingan ng mga bayani. So, yun po, nasama po ako sa kudita noong 1989 dahil yan. Kaya ako, laking pasalamat ko noong umupo si Tatay Digong at pinalibing niya si President Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Wow, what a joy. Hindi ko makalimutan yan. Hindi yan makakalimutan ni Senator Aimee Marcos. Kaya despite itong kaguluhan ng Marcos at saka Duterte family ngayon, nakakabilib itong manang Aimee, Senator Aimee, dahil sinusuportahan niya si PRRD dahil sa pagtanaw ng utang na loob. Ikaw, Congressman Sandro Marcos, nasaan ang iyong pagtanaw utang na loob? Ang dinidepensahan mo ngayon si Franz Castro, na sila yung palaging magreklamo, sila yung nagsasabi na ipahukay ang lolo mo sa libingan ng mga bayani, tapos siya ang ipagtatanggol mo, Honorable Congressman Sandro Marcos. Anong klaseng pag-iisip ka? Ano bang tanong ni Sas? Mas masahol pa daw yung sa walang utang na loob, walang respeto whatsoever. Wala talaga. So next time, Congressman, mag-isip-isip ka. Lalo na maambisyoso kayo, mag-ina, na gusto mong mag-presidente sa 2034. Hopefully, buhay pa ako by that time. That is how many years? 9 years from now? Buhay pa. By God's grace, buhay pa ako by that time. Tignan natin, Congressman Sandro, kung mag-presidente ka ba. Sige! Depensahan nyo lang ang makabayan black. Todo de, dahil ang taong bayan, utos ng tatay mo, presidente, sa armed forces, tapusin ang local communist armed conflict by year end. Paano matatapos yung insurgency war na yan kung ikaw, Congressman Sandro, kung ikaw, Congressman Tambaluslos, dinidepensahan nyo, kaalyado nyo ang makabayan black. Hindi matapos-tapos
ang komunistang rebellion na ito habang may mga kasamahan sila dyan sa kongreso. Hindi nyo ba maintindihan yan? So useless ang utos ng tatay mo. Baka ang tatay mo naman hindi naiintindihan ang communist armed conflict. Utos siya ng utos. Tapos kayo naman dyan sa kongreso, depensa ng depensa sa mga makakaliwa, yung mga komunista. Wala talagang magandang patutunguhan with this Marcos, father and son, and Romualdez na pinsan. Anyway, salamat, Sas Rogando Sasot. Mabuhay ka. Ipagpatuloy mo ang pagbatikos sa mga kagaya ni Congressman Sandro Marcos.